ang pagkakaiba ng pang-uri at pang-abay. Ang mga pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Maaaring maglarawan ito ng itsura, ugali, lasa, sukat, hugis, kulay, at bilang ng pangalan o panghalip. Narito ang mga halimbawa ng pang-uri. Ang payong ni Mina ay makulay. Matamis ang mangga. Siya ay mabait na bata. Ang mga salitang nakadiin sa pangungusap tulad ng makulay, matamis, at mabait ay mga halimbawa ng pang-uri dahil ang mga ito ay naglalarawan sa mga nakasalungguhit na pangalan at panghalip. Narito ang ilan pang mga halimbawa ng mga pang-uri. Matamis na tinapay. Mapagmahal na ina. Mayabong na puno. Masunuring bata. Siya ay malakas. Ang mga salitang nakadiin ay mga pang-uri. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga pang-abay. Ang mga pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Sa mga nakaraang aralin, ay tinalakay natin ang mga pandiwa at pang-uri. Ang mga pandiwa ay mga salitang kilos o galaw, samantalang ang mga pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa mga pangalan at panghalip. Kung ang pang-uri ay naglalarawan sa mga pangalan at panghalip, ang pang-abay ay naglalarawan naman sa mga kilos o salitang kilos na tinatawag nating pandiwa, pang-uri o mga salitang naglalarawan sa pangalan, at kapwa pang-abay. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay. Masayang sumasayaw ang mga nagtitinigling. Talagang mahuhusay ang mga Pilipino. Sila ay sadyang magigiliw makipag-usap. Ang mga salitang nakadiin sa pangungusap tulad ng masaya, talaga, at sadya ay mga halimbawa ng pang-abay dahil ang mga ito ay naglalarawan sa mga nakasalungguhit na pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Narito ang iba pang halimbawa ng mga pang-abay. Masipag mag-aral, dahan-dahang naglakad, mabilis kumain, talagang magalang, totoong masipag magtrabaho. Ang mga salitang nakadiin ay mga pang-abay. Muli nating tandaan na ang mga pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. At ang mga pang-abay naman ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Ngayon ay kaya mo na! Tukuyin kung ang mga nakadiing salita ay pang-uri o pang-abay. Unang bilang, buong pusong nagpasalamat. Ikalawa, magandang tanawin. Ikatlo,
masisipag na mga guro. Ika-apat, sobrang mahinahong nagsalita. Ika-lima, pulang blusa. Ika-anim, lubos na sumunod. Ika-pito, mabilis na kumilos. At panghuli, tahimik na nanalangin. Narito ang mga kasagutan. Nakuha mo bang lahat? Napakahusay mo! Salamat sa panonood at pakikinig!